Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makatatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel. At mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng olibo at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang punong ubas, at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga diyos-diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti, ngunit madarapa ang mga ngahas na sumuway. Ang Salita ng Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Sa paglabas namin sa bansang mabagsik, ganito ang wika na aking narinig. Mabigat mong dalay aking iniibis, ipinababa ko ang pasaning basket. Iniligtas kita sa gitna ng hirap, iniligtas kita nang ikay tumawag. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat at sinubok kita sa batis Meriba. Kapag nangungusap, ako'y inyong dinggin. Sana'y makinig ka, o bansang Israel. Ang Diyos-Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansa'y di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Ang tangi kong hangad sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipapakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos, pakinggan mo Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umiibig sa Kanya gaya ng Kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang Kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos, at wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigilaw naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa ikatlong linggo sa panahon ng Kwaresma.
At ngayon po ay Biyernes, no? Baka po yung iba ay natatakot dahil Friday the 13th na naman, no? Yung iba kanina sa siguro isipin nila, naku, magdasal tayo na walang mangyaring masama sa atin. Pero nakakapagtaka lang, pag ako po nakakarinig ng ganun, magdasal tayo kasi Friday the 13th ngayon. O, teka lang, sabi ko, nung bang Friday the 12th, hindi kayo nagdasal? Nung bang Friday the 10th, hindi kayo nagdadasal ng husto? Pag Friday the 13th, talagang dudoblehin natin ang dasal natin? No? Para yatang may question doon. No? Kailan ba tayo nagdadasal talaga ng matindi? Ako, eto po, no? Yung mga ganyan simpleng pagkakataon sa kwentuhan natin at sa usapan natin, doon makikita ko minsan ang kakulangan at kahinaan natin. When will you pray more? Kailan tayo dapat nagdadasal lang matindi? No? Yan ba yung mga pagkakataon na kapag tayo nagigipit, pag tayo natatakot, pag tayo may malubhang sakit na, lahat na yata ng simbahan pupuntahan mo, lahat na yata ng nobina prayer pag-aaralan mo. Ako mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, alam po natin na ito ay panahon din ng pagdarasal. Alam ko po na araw-araw tayo nagdadasal, pero this beautiful season of Lent must give us an opportunity, a chance to pray more. Magdasal tayong mabuti. Magdasal tayong maigi. Huwag lang tayong magdasal lagi. Magdasal tayong mabuti. Do not just pray every day. Pray well. Pray well. Mga kapatid, ang Panginoon natin ay isang taong madasalin. Tandaan natin, siya ay tunay na naging tao. At bilang tao, kagaya natin, siya rin ay tumawag sa Diyos. Siya rin ay nagdasal. Naalala po ba ninyo, maraming pagkakatao sa kanyang buhay, sa kanyang misyon dito sa mundo, na siya ay nanalangin. Bago niya pinagaling ang may sakit, bago niya pinakain ng libo-libo, siya ay nagdasal. At bago siya mamatay sa krus, siya ay nagdasal. Sentro ng buhay ni Kristo ang panalangin. At sa ebanghelyo natin ngayon, alam po ninyo, bilang isang Hudyo, isang panalangin ang kanyang sinambit. Ang sagot niya sa tanong, ano ang pinakamahalaga sa utos ng Diyos? Ito po yung tinatawag na traditional Jewish prayer, Shema. Ito po yung panalangin ng mga Hudyo, ang sagot ni Kristo. Mahalin mo ang Diyos ng buong mong puso, pag-iisip, kaluluwa. Ganon din ang iyong kapwa. Jesus prayed, and Jesus is a prayerful man. Tayo mga kapatid, kailan tayo nagdadasal? Alam ba natin, ang pinakamagandang dasal? Alam ko po lahat tayo may paboritong dasal. Aaminin ko po sa inyo, ako po ay ilang taon na, no? Matanda na rin po ako, pero aaminin ko po sa inyo, ang paborito kong dasal hanggang ngayon na dinadasal ko ay unang dasal na natutunan at nakabisado ko po hanggang ngayon. At ano po itong dasal na ito? Totoo po, hanggang ngayon dinadasal ko yan bago matulog. Angel of God, my guardian dear, through whom God's love commits me here. Ever this night, be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Nagdadasal ba kayo nan? Ano ang inyong hindi makakalimutang dasal? Yun nga lang, misan, alam niyo po, sa sobrang pagod din, nalilito na rin po ako. Pag matutulog na ako, nalilito na po ako sa dinadasal ko. Pag sobrang pagod na po ang aking katawan, pag ako'y nagdasal minsan, the name of the Father, Son of the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, and this day. Naku, naalala ko, matutulog na pala ako. Kakain na naman yata ako. Nakakalito rin. Pero ang mahalaga, you pray. You always give time for prayer. Pero wag lang sana tayo magkabisado ng mga dasal. Nung tinanong si Kristo, noong isang may alam, no? Ito ay dalubhasa sa mga batas, sa utos. Ano ang pinakamahalagang utos? At sinagot siya ni Kristo, mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa. At ang sinabi niya, magaling. Tama ang iyong sinabi. At ano ang sabi ni Kristo? Hindi ka nalalayo sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, maliwanag,
hindi ka nalalayo sa kaharian ng Diyos. Alam niya ang utos, pero hindi ibig sabihin nun, yun na ang magliligtas sa Kanya. Dapat maliwanag po sa atin yun. Dapat hindi lang natin kabisado ang utos ng Diyos. Dapat hindi lamang po natin kabisado ang mga nobinaryo. Dapat hindi lamang po natin kabisado kung kaninong nobina ngayong araw na ito. Hindi lang po natin kabisado ang buong misa. Minsan nga po nakakapagtaka. Ako po ay nagmimisa, parang may echo. Wala naman yatang echo. Yun po pala sinasabayan ako ng mga tao nagmimisa. Pati po yung sinasabi ko. Mali po yun. May tinatawag po tayong presider's prayer o presidential prayer. Na dapat po ay sa pari. Ang inyong role ay to listen. Kami ay to pray and to recite the prayer. Pero hindi lang po dapat kabisado yun. Kahit kami pong mga pare, pinapaalalahanan kami noon, noong nag-aaral pa lang kami, do not just say the words. Pray the words. Do not just say the prayer. Pray the prayer. Dasalin mo. Huwag mo lang sabihin. Kaya nga sabi ni Kristo, hindi ka nalalayo sa kaharian ng Diyos. Hindi na sinabi na, ay, kabisado mo ang utos, pasok ka na sa kaharian ng langit o ng Diyos. Hindi. Hindi ka nalalayo. Of course, mahalagang alam natin, pero dapat isinasabuhay at pinapalalim din natin. Kaya nga, ang bunga dapat ng ating pananalangin ay pagbabago, pagbabalik loob. Yan ang sabi sa ating unang pagbasa, return to God, return to your God Yahweh. Bumalik tayo. Ngayong panahon ng Kwaresma, sana po itong ating pananalangin, itong gagawin nating bisita iglesia, Stations of the Cross, Rosario, Mahal na Araw, sana ito po mga gagawin nating pagdarasal. Itong mga araw na pagdarasal ay magiging daan sa ating tunay at wagas na pagbabago. Mga kapatid, sa araw na ito, huwag tayong makakalimot magdasal. Sa araw na ito, balikan natin ang mga itinuro sa atin ng ating mga katikista nung bata. Ang 10 utos ng Diyos, ang utos ng simbahan. I-review natin. Ano bang mga dasal ang alam ko? Ano bang mga turo ng simbahan ang alam ko pa rin? Pero mga kapatid, ngayong Kwaresma, hilingin natin sa Diyos na sana tulungan niya tayo na mapalalim pa natin ang ating pananalangin. Sana tayo po ay maging kagaya ni Kristo, nagdadasal. Pero sana ang ating pagdarasal ay magbunga ng mabuting asal. Nawa ang panahon ng Kwaresma ay maging mabunga, ay maging tunay na biyaya ng pagbabalik loob at pagbabago. Magdasal at magkaroon ng mabuting asal. Amen. Saw when he closed his eyes for the last time.